Ah. Ma-offend ka ba kung hindi ka inalok ng upuan ng isang lalaki sa bus? At bakit? Para po sa akin, bilang babae, syempre po, ma-offend po ako kasi lalaki po siya tapos nakatayo po ako, kunwari po nakatayo, tapos maandar po. Syempre mali mo po kapag natumba po yung babae, syempre siya po yung lalaki. Dapat po, maging gentleman po siya para po ma-paupuin po niya ako, ganun po. Pero, Ira, maging gentleman lang po. See, nakita ninyo kung ano ang nagawa o naidulot o itinuro ng society o ng feminism at ng mga beta male at white knight sa lalo na ng mga simp, okay? Sa mga kababaihan na tipong wala na silang pakialam sa kapakanan ng mga kalalakihan na ang tanging iniisip lang nila ay ang kanilang sarili. Which is actually female nature naman talaga. Kaso nga lang, kinukonsinti pa ng society. Kaya ngayon, itong mga babae na ito ay nakakabuo ng paniniwala o maling paniniwala na dapat sila ay pinipedestalize. Na silang mga kababaihan ay mas importante kesa sa mga kalalakihan. Na gaya nga nasabi ko kanina, wala na silang paki sa kung ano ang mararamdaman o mararanasan o kalagayan ng mga kalalakihan. Mga kalalakihan na mas maraming na-provide o hanggang ngayon o kahit na sa future pa na na-provide sa society. Sino ba mga nag-imbento ng mga majority ng mga kagamitan? Nag-imbento ng mga ginagamit natin ngayon na mga devices? Mga sabihin na natin nga mga nilikha dito sa mundo. Well, gaya ng sinabi ko before, God created earth, but men built this world. Tayo ang gumawa ng mundo na ito. Mga bay, mga construction dyan, di ba? Lahat ng mga nasa paligid mo, ultimong yung bus o upuan na gusto niyang mapasakan niya, ay tayo ang gumawa, di ba? Pero still, di ba? Wala siyang pakialam sa'yo. Dapat mas may pakika pa din sa kanya. Instead na magpasalamat siya sa'yo na kumbaga marami kang naipoprovide sa society, ang gusto niya pa ay unahin mo siya kasi daw hindi ka gentleman kapag ka hindi mo ginawa yun. Di ba? Na baka daw kasi kapag ka tumumba siya, di ba? Hindi niya magawang makontrol yung sarili niya. Hindi ka tulad mo, bilang lalaki, malakas ka naman daw. Eh, paano kung galing ako ng trabaho? Ha? Paano kung pagod ako? Paano kung hindi maganda ang araw ko? Sabihin na natin, may sakit ako. At gusto ko rin umupo o gusto ko rin maging komportable. So, masamang tao na ako? O hindi na ako matinong lalaki kung hindi kita papaupuin? O hindi na ako gentleman? Well, tang ina. Sige, hindi na gentleman kung hindi na gentleman. Hala, sige, tuwan. Shout out YouTube. Okay, pero ang ibig sabihin ko dito is, diba, na kumbaga kung magiging masama lang din ako sa mata ng kababaihan dahil sa inuuna ko ang sarili ko o sabihin na natin nga inuuna ko kung mga kabuti sa akin, then masama na kung masama. Sige na. Diba? Yan ang tinuro ngayon ng society sa mga ito. Sobrang entitled sila. Ang tingin nila sarili na sila ang mas importante. Oh, nandun na tayo. Kayo ang nag-aanak. Sabihin na natin yun yung isa sa pinaka-importanting bagay na naibibigay nyo sa mundo. Okay, dahil nga syempre, walang babae, walang mag-aanak. Pero huwag nyong kakalimutan, kung walang lalaki, hindi kayo mabubuntis. So, ibig sabihin, kung walang lalaking papatol sa inyo, o sabihin natin walang mangyayari, walang mambubuntis sa inyo, then hindi nyo magagawa yung tanging nag-iisang bagay na espesyal na maibibigay ninyo sa mundo. So ano mangyayari sa'yo kung wala kang lalaki? Wala kang silbi. Dahil ginawa ang babae para sa lalaki. Para buntisin. Para nang sa gayon, magkaroon ng silbi yung ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya kung yung babae na yon ay hindi mapubuntis o hindi magkakaroon ng lalaki, wala siyang kwenta. So lahat yan, magsabihin na natin nga babagsak sa mas importante pa rin ng mga kalalakihan na dapat kung nakita niya na may nakaupo na lalaki, respetuhin niya yon. Hindi ako tatayo para lang maging komportable siya. Dahil sa totoo lang,
Sa mga oras na yon, dapat nga nagpapasalamat pa siya. Kasi nakita niya akong nagpapahinga. Yung lalaking may naipoprovide sa society. Yung lalaking pinagkuna ng kanyang katawan. Diba? Kaya nga siya nabuhay sa mundo. Yung master niya. Kaya, sa lahat ng kalalakihan dyan, shoutout sa inyo. May nananawagan ako na kapag ka may babae na gustong makuha yung kung anong meron pa, example natin yung upuan na ito, okay, huwag mong ibibigay. Dahil babae lang yan. Man, you are the price. Okay? Ikaw ang mas may mataas na value, ikaw ang mas importante sa mundo. Pero hindi ko dinidiscredit ang mga nagagawa ng mga kababaihan dito sa mundo. Marami din naman. Okay? Pero mas importante tayo. Walang rason para unahin mo sila. Walang rason para ipedestalize mo ang mga kababaihan. Dahil sa totoo lang, dapat nga tayo ang pinipraise. Dapat tayo ang pinapalakpakan. At gaya ng sabi ko kanina, yan nga kasi nga ang sabihin na natin nga, o kaya nangyayari itong bagay na ito. Eh dahil nga sa feminism, okay? At dahil na rin sa society. Mga bagay na simula maliliit pa sila, o maliliit pa tayo, mga bata pa lang tayo, mula kapanganakan, isinasaksak na sa mga utak natin. Okay? Na dapat, sambahin mo ang babae, ikaw ang yumuko sa babae, kapag may babaeng nakatayo at nauna ka doon sa bus, tumayo ka, paupuin mo siya para gentleman ka. Na kadalasan ginagawa ng mga beta male simp, ginagawa ng mga white knight. Nang ine-expect kasi nila, kapag kaginawa nila yon, subconsciously to ha, makukuha nila yung babae o magugustuhan sila ng babae. Gee, wala kang mapapalaha dyan pag pinaupo mo yan. Alam ba, papalakpakan ka ng mga tao sa bus pagka pinaupo mo yan? Hindi ka rin naman yan, hindi ka rin naman papalakpakan ng mga tao doon. O kahit na sampang upuan, hindi sila matutuwa sa'yo. Wala kang makukuhang trophy, wala kang makukuhang recognition, at lalo nang hindi mo makukuha yung bagay na pwede mong makuha sa kanya. Okay, yung gusto mong makuha na akala pagka nagpakabait ka, ibibigay niya sa'yo yun. Yung pusika, hindi niya ibibigay sa'yo yung pusa na yan. Okay? Dahil makukuha mo lang yan kung respetado ka niya. At paano ka niya ngayon rerespetuhin? Kung mas respetado mo siya, paano ka niya rerespetuhin kung handa kang ipagpalit ang pagkalalaki mo para lang sa sabihin na nating kakarampot na paghanga niya sa'yo dahil isa kang gentleman, di ba? Isang gentleman na handang sabihin na natin isakripisyo ang sarili niyang comfort para lang sa isang babae na hindi niya namang kilala. Diba? O kahit nakilala mo pa. Diba? Ikaw ang king, bro. Isa pa, hindi nga alam ng babae na yun kung ano ang tunay na rason bakit kailangan siyang paupuin. Diba? Hindi nga niya masabi ng diretso. Kasi siya nga mismo, hindi niya talaga alam kung bakit dapat siya ang paupuin. Kaso nga dahil sa brainwashing, dahil sa sinaksak sa utak niya simula nung nag-aral siya, sa mga napanood niya sa paligid, sa mga nakikita niya sa society, o napapanood niya sa TV, narinig niya sa radyo, lahat ng mga bagay na isinaksak sa utak niya ng mundo. Dahil diyan sa mga yan, ngayon naging ganyan na mga babae. May paniniwala sila na dapat sila ang inaalagaan, sila ang inuuna, di ba? Na naging parte na kasi ng kultura o tradisyon ng kahit saang bansa. Kaya dapat mahinto na ang simping. Dahil habang tumatagal, lalong lumalala ang mga kababaihan. At habang tumatagal, lalong lumuyuko o lumalambot. O sabihin na natin na nawawala ang pagkalalaki o ang masculinity ng mga kalalakihan. Mga G, tandaan nyo to. Hindi totoo na equality ang gusto ng mga kababaihan o ng feminism. Dahil sa totoo lang, ang tunay nilang gusto ay ang magkaroon ng control over us. Gusto nilang maging superior sa atin. Dahil kung talagang ang hanap nila ay equality, bakit mas gusto nila na tayo ang nga tumayo? O, di ba equality nga? Di dapat walang tatayo? Pero hindi mangyayari yun. Dahil ang lalaki, by nature, ay mas, sabihin na natin nga, mas dominante o superior sa babae sa kahit anong kategorya mo pa, tingnan. Ikaw ang mas mataas sa kanya. Kaya kung ikaw ang mas mataas, bakit ka tatayo? Hindi ba dapat matuwa na lang siya? Na nakikita niya yung king o yung master ng mundo na ito na nagpapahinga. Pero hindi ganun ang sitwasyon. Ha? Mahuhusgahan ka nung babae at nung mga tao sa paligid kapag nakita ka na hindi ka nagbibigay ng upuan. Diba? Kaya yung iba, tatayo para paupuin yung babae para lang maging nice. Para lang magustuhan siya ng mga tao sa paligid. Mga tao sa paligid na hindi niya naman kilala. O kung kilala man niya, anong pakialam mo sa kanila? Diba? Di sila ang magbigay. Kaya mo yung iba ang magbigay. Ikaw, wag mo
ganyan. Di ba? Parami na naman na parami ang mga babaeng ganyan. Di ba? Na yan ang reason kung bakit nasa YouTube ako ngayon. Kasi nga, ang paniniwala ng mga kalalakihan ngayon, eh ang mga babae kaya sila naging ganyan, eh, dahil ang bastos sila, dahil lang sa feminism. Hindi yan totoo. Tandaan nyo, hindi nakakatakot ang pagdami ng mga ganyang klaseng kababaihan o mga bastos na babae. Ang nakakatakot o nakakabahala sa lahat ay walang iba kundi ang pagdami ng mga mahihinang lalaki. Dahil kapag ka ang lalaki ay naging beta, o sabihin natin naging simp, o sabihin natin nga, naging ganyan nga, kumbaga nagpe-pedestalize ng babae, o naging white knight, gee, mawawalan tayo ng mga lalaking tunay na leader. O mga tunay na lalaki. Siyempre, kung magiging malampot ang mga leader, magiging coop sa mga babae. Siyempre, dahil sila na ngayon yung alpha eh. Yung mga lalaki na yung mga beta, eh, ang nature, o pagdating sa nature, o pagdating sa relationship dynamics, o social dynamics, ang lalaki dapat ang nag-lead. Dahil yan ang nature. Kaya nga mas malakas tayo. Kaya nga tayo mas dominante. Kaya nga tayo mas logical. Kaya nga sila mas emotional. Dahil kailangan nila yung logic natin. Okay? Dahil yung mga babae, sila, mas mahina ang logic nila. Mas dumedepende sila sa kanilang mga emotion. Kaya hindi tayo pwedeng maging parang babae o yuyuko sa kanila. Dahil habang yumuyuko ang mga kalalakihan sa mga kababaihan, lumalaki ang mga ulo nila. Again, nananawagan ako, ihinto ninyo ang simping. Kahit ano pang sabihin ng babae o sabihin ng society o ng mga tao sa paligid mo o ng kahit sino man sa mundong ito, G, dapat wala kang pakialam. Okay? Kumbaga, hindi naman sa wala kang pakialam na wala kang pakialam sa existence niya. Okay? Hindi naman tayo kasing narcissist na mga kababaihan. Sila yung ganun. Okay? Sila yung walang ibang walang ibang mahal. Okay, kundi sarili nila. Okay, pero tayo, okay, tayo mga kalalakihan, okay, tayo, since tayo yung leader, dapat may pakialam tayo sa lahat. Pero hindi tayo yuyuko. Pero may pakialam tayo sa existence nila. And para maitama natin sila, wala tayong ibang tamang gawin kundi ihinto yung simping na yan. Kailangan mag-lead tayo. Dahil pag nag-lead ang lalaki, yung babae susunod. So ngayon, kung yung lalaki ay mas logical at yung babae ay mas emotional o mas inferior sa lalaki na mas superior, then magagawa natin itama yung mga mali nila. Then magagawa natin kahit papano, alam kong hindi ganun kadali, okay? Pero kahit papano, magagawa natin matulungan sila na magkaroon ng mas tamang pag-iisip. Okay? Dahil the more na kinukonsinti natin yung mga yan, the more na mas lalaki ang ulo nila. The more na lalaki ang ulo nila, the more na magkakaroon tayo ng problema sa buhay nating ito. Kaya stop simping and start being an alpha. O kailangan maging alpha ka na ngayon na kaagad. Okay?